Awitin ang panalangin itinuro ng Panginoon. Tayo po'y magsilod, tanda ng paggalang sa banal na Espiritu sa katawan ng mahal na Apo Kunching. Sumayin niyo ang kapayapaan kay buti ng Ama, kay dakila niya. Walang maliw ang pag-ibig niya, tapat kanino mang anak niya. Salita niya ay buhay, makapangyarihan, tapat kanino man. Ang may pandinig ay nakarinig. Mula sa aklat ni Tobit. Sikapin mong maging tapat sa gawain at magtatagumpay ka. Huwag mong tatalikdan ang mahihirap, magkawanggawa ka, at di ka tatalikdan ng Diyos. Ang pagkakawanggaway iangkop mo sa iyong katayuan sa buhay. Kung mayaman kay magbigay ka ng masagana, ngunit mahirap kamay, magbigay ka rin. Huwag kang magpapabaya. Alalahanin mong sa paggawa mo nito'y nag-iimpo ka na ng kayamanan na magagamit mo sa panahon ng kagipitan. Hindi lamang ito, ang pagkakawanggawain magliligtas pa sa kamatayan at sa kadiliman. Ang paglilimos ay isang mabuting kaloob sa karangalan at kataas-taasan. Anak, iwasan mo na ang salawlang pamumuhay. Huwag kang mag-asawa
sa hindi mo angkan noong panahong yaon. Ganyan ang Diyos. Ganyan niya siya. Huwag kang magmamalaki sa kanila. Kailangan doon ka pumili sa iyong mapapangasawa. Napakaraming bilin noong unang panahon maging sa pag-aasawa. Subalit nang dumatal ang takda, ibinigay ng ama at binaba ang anak na bugtong upang ito ay magpahayag ng marapat at igawad niya ang pag-ibig, ang pagmamahal na marapat matanggap upang do'y tukuyin niya kung ang pag-ibig ay tapat, mapagbabago ang lahat. Buhay ba ang Diyos? Mapagbabago ang lahat sa buhay mo, ang init ng ulo mo, ang dating ikaw na walang pinalalagpas, ang dating si ikaw na walang makalalagpas, ang dating si ikaw na lahat ay sinusuri, ang dating si ikaw na ayaw magpatalo, ang dating si ikaw na ayaw magpakumbaba. Subalit nang naiba ka na't hindi ka na si dating ikaw nang umibig ka na sa Ama, na bago ang damdamin mo, niba na naiba niya na ang kaisipan mo. Kaya't napakalaki ng naidudulot ng pag-ibig. Napakalaki ng may bibigay ng pag-ibig. Napakalaki ng pagbabago na magagawa ng pag-ibig ng Ama sa mga anak niya. Sapagkat ang pag-ibig na yaon na kapag sa puso nanahan at nabuhay na matuwid na tinanggap ng tao, yun ang pasimula para maunawaan mo kung sino siya at ano siya sa buhay mo. Kaya't napakadakila ng Ama, yaon ang kadakilaan niyang di kayang unawain ng mga anak niya. Napakabuti niya sapagkat hindi niya ginagawa ang makasasama at masama sa bawat anak niya. Ang lahat nga ng kabutihan ay mula sa Kanya, kaya't kung sisikapin ang pag-ibig na yaon ay mabuhay sa kanino man, mabubuhay din ang kanilang galak at ligaya. Buhay bang Ama? Sapagkat ang panahon noon at panahon ngayon at sa mga susunod pang panahon, hindi nagbabago ang Ama. Walang pagbabago siya. Paano ba siya nakikipagtipanan at kanino siya nakikipagtipan? Mga mahal, lagi niyong tatandaan ang katagat salitang ito, hindi ako mananahan sa kaguluhan, sapagkat ako ay kapayapaan at kabanalan. Kaya't kung naguguluhan ang isip mo, kailan may di kanya pananahanan, hindi kanya papasukin ng kanyang kabanalan, sapagkat litot gulo ang isip mo, paano siya magpapahayag ng kabutihan niya? Kaya't kailangan sumaiyo ang kapayapaan. At kapag nakamtan mo na ang kapayapaan at tinibok ng puso mo'y naroroon ay pagmamahal, tandaan ninyo, ang mahirap para sa inyo'y magagawa na ninyo, makakamtan nyo ng tunay na galak sa puso nyo, yamang ang bumuhay ay Ama na yaon ang layon niya. Kaya nga, si Tobit ay isang napakabuting halimbawa, isang mabuting ehemplo sa mga anak ng Ama. Sa kabila ng kanyang pagkabulag, sa kabila ng mabuti niyang adhikait layunin, nabulag pa siya ng halos 4 na taon. Dinala siya sa iba't ibang uri ng magagamot, ngunit hindi nakaalma, hindi nakabutit, hindi nakapagpagaling ang lahat ng ginawa na kapag palubha pa. Mga minamahal, yaon ang palatandaan at patotoo, kung di kalooban ng Ama ang gagawin sa iyo, sino mang magaling walang magaling kapag ayaw niya. Sino man ang pinakamagaling walang pinakamagaling kapag di niya gusto. Ngunit kahit hamak-hamakin lamang na kapwa mo, kung siya ang pantubos at tunay na kagalingan mo, ipagkakalobang marapat kaya't hindi mo marapat hamakin ang sino man. Sapagkat di mo nararapat gawin ang hindi mo dapat gawin. Sapagkat ang Ama ang siyang paraan at buhay, kaya't saan man, kung saan man kayo dalhin at anuman ang kaloob at kagustuhan niya, naisin niyo at pagmithiin siyang inyong kagalingan. Ang may pandinig ay nakarinig. Madali ang maghatol, madali ang humusga,
Ngunit kay hirap, di mo alam kung ano ang kapalit ng sayo'y dusa. Kaya't kung wala kang sinambit at wala kang batid na ikapagpapahamak ng iyong kapwa, kundi ito'y iminumulat mo sa tama upang magising sa katotohanan, itakwil ka man, magalit man sa'yo, gawin mo kung alam mo ang katotohanan, sundin mo kung alam mo ang tama, sapagkat sa bawat ginawa mong ang kapwa mo, sa'yo'y nagalit pa, Ama ang alam mong sa'yo'y tanggulan, sa kanya kamanahan, siyang sa'yo'y sandigan. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamanihanam, nek karamanihanam, nek karamanihanam. Kaya nga't sa ibang paraan, gumawa siya ng lunas at nasumpungan naman nitong si Tobit. Gayon nga ang pagkilos ng Ama, nagagawa niyang ibigay sa iyong kapwa mo. Malay mo, anak na mahal niya, hindi mo namamalayan at wala kang ang malay kung di mo pa alam at hindi mo pa nababatid. Subalit kumikilos siya para ipatotoo niya at patotohanan sa iyo, siya ang buhay at lakas mo, siya ang kaligtasan mo at siya ang galak mo, siya rin ang katugunan. Sa lahat ng sandali, ang pagkilos niyang banayad, ang pagkilos niyang payapa, ang pagkilos niyang lihim, sa iyo'y di niyo nalalaman. Sapagkat ang buhay ay buhay at ang salita niya ay salita, panahanin mo't manahan ka sa kanyang aral at bubuhayin niya sa iyo ang kapangyarihan niyang maibigay ang kaganapan sa salita niyang binibitawan. Mga mahal, sumayin niyo ang kapayapaan. Net karamanihanam, net karamanihanam, net karamanihanam. Buhay bang Ama? Tapat bang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Na pagpapanagpo niya ang lahat ng mga anak niyang nais niyang panagpuin, na paglalayo niya ang nais niyang paglayuin. Ngunit, kung siya mismo ang nasa kanila, nagkalayo man ang agwat sila, magkalapit pa rin puso nila. Kaya yaon ang palatandaan, hindi nagmamaliw ang pag-ibig ng Ama, at kapag yaon ang nasa puso ng bawat isa, kahit malayo't di nagkikita, may pag-ibig pa rin sa isa't isa. Buhay bang Ama? Kaya nga, palatandaan ng pagbabagong buhay, naramdaman mo'y Amang mahal at ang katugunan sa iyong mga aral na hindi mo namamalaya noong ikay mag-aral, ibinigay niyang lubusan ng kaliwanagan, kaya't nawawaan mo't naunawaan mo ang layon niya sa iyong buhay. Pagharian kayo, mga mahal ko. Nek karamanihanam, nek karamanihanam, nek karamanihanam. Buhay bang Ama? Tapat bang Diyos? Kaya alam niya kung ikay nagsisikap matuto sa alanganing oras na kahihirap bumangon gumising para sa Kanya. Alam niya kung anong ginagawa mong anak niya na nagsisikap na madama mo siya, makipagnig ka sa alanganing oras na alam mong katahimikan at siya lamang ang sayo'y nakikinig na lubusan. Alam niya kung papaano mo minimiting makatugon, makasunod sa kanyang layon. Alam niya rin kung ang layonin mo'y sanlibutan at mithiin mo'y bagay at salapi lamang. Kaya't hindi siya maaring dayain at di siya maaring linlangin. Siya ang katotohanan at katapatan, kaya't ipakita niyo sa kanya ang laman ng puso niyo. Ipadaman niyo sa kanya ang tinitibok nito. Ipabasa niyo sa kanya laman ng kaisipan niyo upang kapag nakita niya, kay buti mo anak ko, siyang gaganti sa lahat ng kabutihan mo. Nek karamanihanam, nek karamanihanam, nek karamanihanam. Ang lahat ng salita niya ay hahamakin ng kapwa-tao nila sa mga nagtuturan na ganito at ganyan habang di nila nakikita ang katuparan, sapagkat yaon ang dahilan at daan para hamakin ang sinuman. Subalit, ang mga nakikipagtotoo sa kapwa nila at nakikisunod-sunod sa tama't tumpak,
Nagluwat man ang tinuturan, nagbabatang naghihintay na papatotohanan Diyos amang mahal ang kanilang kaniig, araw at gabi man. At nang mapatotohanan ang katupar at kaganapan, ang mga hunghang namang sa kanila'y nagtawang lubusan, doon naman namamangha sila. Ano at paano nagyari yan? Ganyan ang buhay, kaya't sino ka para humawak sa kapwa mo? Ano ka para hatulan ng kapwa mo? Nasaan ka para sabihin mong, habang buhay, ganyan ang buhay mo. At sino ka para sabihin mo rin, hindi ka totoo, hindi ka tama. Lagi at sa tuwi na, alalahanin nyo, may gawa na di nababatid ng tao, kumikilos ang Ama. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kaya nga, ang dalangin ni Tobit at ni Sarah ay narinig ng Panginoon noon di tinugon niya ang kanilang pagdulog, pagluhog. Sinugo niya si Anghel Rafael upang siya'y tulungan. Sinugo niya ito upang alisin ang kulaba sa mata ni Tobit at upang palayain naman si Sarah sa kapangyarihan ng demonyong si Asmodeo. At pagkatapos ay makasal kay Tobias na anak ni Tobit, sapagkat si Tobias ang may karapatan kay Sarah. Yan, ganyan kumilos ang Ama. Bigo ka ba? Alalahanin mo may Ama. Huwag kang manindim, huwag kang magalit. Malay mo ba? Dahil kinikilala mo siya, dahil tapat ka sa kanya, hindi nga yung hindi tama at hindi tumpak sa iyo para pakisumuhan at pakisamahan, kaya ililis siya kanya roon. Kaya't patuloy kang manalig magtiwala dahil may plano siya at magandang plano niya. At kapag siya'y tinanggap mong lubusan sa buhay mo, makikita mo at maunawaan, kaya ka pala nililis siya, hindi siya marapat sa iyo para magaling, mabuhay ka ng patag at mapayapa. Buhay ba ang Ama? Kaya, kung may pinangyayari sa inyo, kung tunay na kilala nyo at batid nyo ay Ama ang tinatawagan nyo, alalahanin nyo sa tuwi na, baka ang ginawa sa iyo ng kapwa mo isang paraan para subukan ka kung hanggang saan ka katapat at katotoo. Kaya huwag kang pasusubo. Malay mo, tiningnan ng Ama kung totoo kang may kilalang Ama at kinikilala mo siya. Malay mo, kung sa ginawa sa iyo ng kapwa mo, ginamit lang siya para tingnan niya kung tapat ka totoong anak niya. Malay mo baga, kung tunay nga ang kaibigan ng turing mo at mahal mo ang kaibigan mo, ginamit ka rin para saktan siya kung masasaktan kay di ka totoo. Malay mo rin kung ginamit ang kapwa mo para dooy dalisayin ka at dahil hindi ka totoo, natalo ka. Malay mo, lahat, tanda ninyo, may palagay dahilan. Kung tapat kayo sa puso nyo'y naririyan, di kayo masusubukan at di kayo aaldag lalaban para kayo'y lumaban. Sa di nyo nakikitang sa inyong buhay ay nangangalaga, sa inyong buhay ay nagbibigay paraan, sa inyong buhay ay tapat na nagmamahal. Kaya si Sarah, sa kabila ng kanyang karanasan na laging bigo sa pitong naging asawa, hindi niya nagawa na lumaban, kinukutsa at pinagtatawanan ng kanyang mga alipin. Ngunit nandun pa rin ang kababa at pagpapakumbaba. Nandun pa rin ang ginawa niya na magmahal sa kanyang magulang. Takot siyang magpakamatay dahil naalala niya ang magulang niyang baka ito'y kutsain, halos libakin ng kanyang mga katulong. Kaya una nga ang naging daan, nakita nitong Ama, isinugo si Rafael upang tubusin na lubos siya. Kaya't nakalaya siya sa demonyong nangalipin sa kanya. Malay nyo, sa ginagawa sa inyo ng kapwa nyo, na yung pala'y ginagamit lang para sa inyo upang masdan ng Ama ang katatagan ng puso nyong magmahal ng kapwa nyo. At dahil di totoo, nasubukan kayo. Mga mahal, ang tunay na pag-ibig ng Ama, maraming napagbabago sa mga anak niya. Kaya't kapag itong nabuhay tuwi na, ang lahat ay kakamti nila
pangakong di mapapagkabula, pangakong di magbabago ang kanyang paglingap, ang kanyang pag-aaruga. Nek karameniahanam, nek karameniahanam. Kaya't ibinigay si Tobias na naging anak naman itong nabulag na si Tobit. Kaya't kapwa sila nakalaya, kapwa sila pinag-isa, kapwa sila nagsumigaw, kaya't naaralan ni Tobit ang kanyang anak na kung ano ang narinig niyong pagbasa, yaon ang habilin. Kaya't kapag nasumpungan niyo ang ama, mabibilin mo rin mayuulat sa iyong pamilya, huwag kayong gagawa ng di nararapat sapagkat nang makilala ko ang ama, nakita ko kung paano kumilos siya. Kung nagdurusa man kayo ngayon, hintayin niyo ang paglaya niyo sa takdang araw na yon, kayo'y matutuwa. Buhay ba ang ama? At siya ng pawang katotohanan, kaya't anuman ang binabatan niyo, huwag kayong magtatalusira sa pagkisuyo sa ama. Laging dapat ang puso niyong manambitan sa kanya at laging magpag-asa. May pag-asa. Tanda ninyo, laging may pag-asa sapagkat binubuhay niya yaon upang ibigay niyang marapat sa damdamin niyo na di kayo manghihinawa, matatakot, tatalikod, magagalit, mayayamot at manunumbat. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneahanam. Nek karameneahanam. Nek karameneahanam. Minsan, sa simpleng kaganapan, masusuri mo kung ikay may taglay na espiritong banal. Sa simpleng kaganapan, mapapatotohanan ng Diyos ang kanyang paglingap at pagmamahal. At ang kanyang patotoo na may imposible nga ba sa kanya, may magagawa ba ang tao na di magagawa ng ama, mayroon ang kasalan at pagkakasala. Ngunit kailanman anuman ang kaya mong gawin, higit niyang kayang tupdin. Buhay ba ang Diyos? Dakila siyang walang kapantay na kapag nagkatugma-tugma ang kaganapan sa buhay mo at nasuri mo, Diyos ko, kay tagal kong nagdusa, kay luwat na naghintay, kay tagal kong ganito dinanas, yun lang din pala ibibigay pa sa akin, pinaikot-ikot pa istorya. Matatawa ka pa sapagkat pinatotohanan ng Ama sa nangyari naman at pinangyari sa iyo, napatatag ka ng paniniwala mo, pagtanggap sa Kanya at pag-asa mo na kailanman ay di Kanya pababayaan. Buhay ba ang Diyos? At siyaan si Tobit, hindi siya nagkasala sa kabila ng kanyang pagkabulag. Takot siyang magkasala, takot siyang magkasala. Buhay ba ang Ama? Kaya, ang bawat araw na ginawa sa kanya ng Ama, napatotohanan niyang siya'y karamay niya at sa kanyang pagiging karamay, napatotohanan na siya naman ay buhay. Mula pa rin kay Tobit, ang asawa kong si Ana ay nagtatrabaho bilang mga habi ng panahong iyon para kumita sa ikabubuhay namin. Paghahatid niya ng kanyang mga ginawa ay binabayaran naman si agad ng may-ari. Misang nagtatapos ang panahon ng nagtaglamig, naghatid siya ng mga nayari niya. Nakuha niya agad ang buong kabayaran at binigyan pa siya ng kambing. Umuwi siyang akay ang kambing. Pagpasok niya, humahalinghing ang kambing. Kaya't nang marinig ko'y tinawag ko siya at sinabi, saan galing ang kambing na iyan? Marahil ay nakawano. Hala, ibalik mo agad iyan. Hindi tayo dapat kumain ng nakaw, ngunit ito ang tugon niya sa akin. Yan ay dagdag na bigay sa akin
bukod sa upa sa aking ginawa. Hindi ko siya pinaniwalaan, pilit kong pinababalik ang kambing sa may-ari nito. Galit na galit ako sa aking asawa dahil dito. Kaya't sinumbatan siya nito. Sinabi niya, "Ngayon, nasaan ang iyong pagkakawang? Nasaan ang iyong mga ginawang kapuri-puri? Sa wakas, lumabas din ang tunay mong pagkatao." Napakaganda ng halimbawa ni Tobit. Bulag man at hindi na makagawa, wala ng pag-asang siya'y makakita sapagkat lumala ng lumala, ayaw pa rin niyang magkasala. Ayaw pa rin niyang kumain na galing sa pagkakasala. Kaya't nagalit ang asawa niya. At dahil hindi rin matanggap ng kabiyak ng puso niya na ito'y paratangan at ayaw maniwala sa kanya, lumabas na rin ang masamang salita. Yan ang tao kapag hindi matanggap ang salitang pagtutuwid lamang, pagtatama lamang, na natatakot lang gumawa ng kasalanan at baka sakaling ito'y nagkakasala na dahil siya'y bulag, bunaw, hindi nakikita ang istorya, inaagapan lang. Ngunit sa halip na, ang isagot ay, "Huwag ka nang magalit. Sadyang ito'y galing doon. Kung gusto mo, isasama kita para malaman mo." Dahil nagbilang demonyo na rin ang ugalit, di nakaunawa, anong tinugon? Nagparatang na, nagbintang na, yan ang tao. Kapag nagsasabi ka ng matuwid at totoo, para lamang sa ikabubuti't mabuti, ikasasama pa ng loob ng ayaw tumanggap. Kaya marami ang taong nalilisya, marami ang taong nagkakasala, dahil sa adhikaing mabuti ng Ama, pinasasama naman sa mga nagtuturan, nagpaparatang na sila'y mapagbintang. Buhay bang Ama? Ganyan nga ang tao. Sapagkat ang tao ay tao, ngunit kung naaarok na abot ng tao ang kalooban ng Ama at tunay na mabuti ang damdamin, batid ang espiritu ng katotohanan, damdam nila ang espiritu ng katotohanan, nararamdaman nila ang katotohanan, kaya't silang lahat na nakakatotoo, nakakadama ng katotohanan, nararamdaman nila ang katapatan ng pagtuturan ng kanilang kapwa dahil ayaw silang mawalay, dahil ayaw silang malayo, dahil ayaw silang maligaw, dahil ayaw silang magkasala. Subalit, habang minamahal mo ang kapwa mo, habang binibigay mong kababaan, may taong hindi nila maramdaman ang gusto pa nila ay labis mong pagpapakababa, gagawin pa rin ay labis namang pananakit pawa. Mga mahal, mapapalad kayo kapag nakatanggap kayo at nakakilala ng kapwa nyo na nagmahal ng tapat, na ang tamay sasambitin, na ang tamay di katatakutang sa inyo ay wikain, suriin nyo kung pagbabalasakit o pagpaparatang. Suriin nyo kung paninira o pagmamahal. Kapag nasuri nyo, tapat ang inyong kausap, totoo ang inyong paghahayag. Pagtiwalaan nyo, paniwalaan nyo, at ang Ama ang kikilos para mabuhay ang kapangyarihan niya sa salitang sinambit sa inyo, kayo rin ang makikinabang, kayo rin ang sisiyahan, kayo rin ang matutuwa. Pagharian kayo, mga minamahal ko, nekkaramaniyahanam. Buhay bang Ama? Kaya't narinig nyo rin, maliwanag, may pangalan pa pala ang demonyo. Kaya't nang panahon na yon, na kung sino ang demonyong ito, tingnan nyo katabi nyo, baka nandyan siya. Asmodeo, inaalipin ba kayo ng mabuting pag-uugali? Ang Kristo sa inyo at sumasa inyo. Inaalipin ba kayo ng masamang pag-iisip? Pinasasama nyo ba ang magandang layunin at mabuting adhikain ng Ama sa buhay nyo? Sigurado si Asmodeo nasa inyo. Dahil tuwang-tuwa siya para kayo ay gapiin at magalit kayo. At ang Ama na may lumuluha at sinasabi naman ng Anak, marurupok kayo tao. Buhay bang Diyos? Tapat bang Diyos? Kapagkat
ano ang layunin ng Ama? Ano ang hadikain niya? Pumanatag ka, pumayapa ka, magalak ka, matuwa ka, magmahal ka, upang araw at gabi maging masiklab, mag-alab, kahit ikay napapaso na sa pagdarang niya sa iyo, ngunit ang pagpapaso niya sa iyo ay pagpapatibay, pagpapatatag, hanggang isang araw na kalaya kang ganap. Alalahanin ninyo, ang bawat gintong dinalisay sa apoy, napatatag na patibay, kay luwat ng naging buhay. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, masdan nyo ang kaharap nyo. Sabi nila, eh wala naman silang kaharap. Eh yung kaharap nyo ito. O, gaano ang sukat? Ano ang sukat? Wala pang 5? Ilan sa palagay nyo? Five point? Bahala na kayo kung anong point. O, sige. Ang tao maiksi ang sukat. Makitid ang unawa. Ngunit ang Ama'y napakahaba ng sukat ng kanyang unawa. Kaya humingi kayo sa kanya pawa at sisidlan kayo ng unawa. At kapag ito'y nanahan sa inyo, magiging maliwanag na ang inyong buhay sapagkat malawak na ang inyong naabot ng diwa. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kaya't ang mabuti pabubutihin pa ninyo at ang masamay pabubutihin nyo sapagkat sa isip nagmumula lahat ng masama upang magparatang kasakapwa. Kaya't ang lahat ng sinasabi mong maganda at mabuti ang dinaabot ng mga tao. May espiritu ba ikang ganon? May espiritu ba ikang ganyan? May espiritu ba ikang masama? May espiritu ba ikang ganyan? Tandaan po ninyo, kung nararamdaman ng tao ang sinasabi sa kanya bilang mabuti ang layunin at pagbabalik, tanaw lamang sa nakaraan para maalala mo at baka maantig ang puso mo, magbalik ang pag-ibig sa kapwa mo. Halimbawang ginalit ka ng asawa mo, maalala mo lahat ng mabuting ginawa sa iyo, maalala mong mabuti pala asawa mo, hindi nang masama ang tiningnan mo, mababalik ang pag-ibig mo. Ngunit kapag ang lahat ng masama ang tiningnan mo at nahirapan ka at nasaktan, kailanman di na mabubuhay ang pag-ibig na yan. Kaya, balikan nyo sa diwa nyo ang lahat ng magandang naganap at pinatupad sa inyo ng mga ama, ng Ama at Anak at Espiritu Santo doon. Pag nilayan ninyo, kapag nangyaring mabalik sa diwa nyo at damdamin nyo'y nabuhay, kung totoo nyong minahal at namapahahal na sa inyo ang totoong minahal nyo, tandaan nyo, mabubuhay muli ang pag-ibig na yon. Ngunit kung nagkukunwari lang ang pag-ibig nyo at di totoo ang pag-ibig nyo, walang mabubuhay kahit ipadama pa ang lahat ng pag-ibig, ang lahat ng pagmamahal, sapagkat patay ang pag-ibig sa puso nyo. Ngunit kapag buhay, sinaktan ka man ng anak mo, sinaktan ka ng magulang mo, sinaktan ka ng asawa mo, sinaktan ka ng kapatid mo, ang pag-ibig na naroong buhay, ang mangingibabaw, mapapatawad mo ang sa iyo'y nagkasala. Kaya tiyaon ang patutuo na kapag may pag-ibig sa puso nyo, kapwa nyo taong di kaano-ano, mamahalin yung tapat ito at kapag naibig ninyo dahil sa mang tinanggap nyo, mapapatawad ang lahat ng sala, mapapalitan ang lahat ng dusa, ang liwanag ng buhay kakamtan, ang ginhawa ay gayon din. O tao, katotohanan ang tinuturan ko, kaya nasasalarawan ang totoong tao, hindi sa salita, kundi sa gawa. Hindi sa pangako, nagtalusira man at nasira ang pangako. Kung naroon ang kababaan at pagpapakumbaba, mapapadama pa rin sa tao ang tunay na pag-ibig niya sapagkat di lahat ng pangakong nagkasira-sira ay totoong sinungaling ang taong nangangako. Kung malay mo ba, gusto ng Amang masira siya para tingnan kung totoo ka sa kanya. Malay mo ba, ginusto niyang masira-sira siya
para ibigin mo pa rin dahil tapat ka sa kanya. Ngunit dahil hindi ka totoo, iba na ang sasabihin mo. Yan ang palatandaan at patotoo kung bakit ang ama hindi pagdakapinatupad ang kay Abraham. Magbulay kayo at magnilay kung tunay kayong nakikinabang sa aking mga aral. Magnilay kayo at magbulay kung matwid kayong nangangaral at magandang aral. Magbulay kayo at magnilay kung matwid ninyong inahanap ang katotohanan. Nagkahirap-hirap muna sa dakong kung saan pinangakong magtutungo at payayamanin. Maraming pinagdaanan si Abraham. Narong natuyot na ang dakong tinunguhan. Narong mawala na ng pag-anit kakainin ng mga hayupan. Naroong ang asawa niya ay ninari ng iba. Naroong si Lot, ang kanyang kabiyak, ay naging asin muna. Naroong kay Luwat bago pinangyaring magkaanak siya. So balit di bumitaw, hindi nawala ang pag-asa, hindi namatay ang paniniwala, hindi nawala ang pananampalataya. Kaya't ang wika niya ay maging huwaran ng inyong ninuno kung tapat kayo. Pagkatapos ang tao'y tao lamang ang kapwa nila, hinahamak, hinahatulan ng mga tinuturan nila. O tao, sino ka't ano ang kapwa mo? Nasaan ang espiritu mo? Kung totoo ka, makikita mo ang layuning maganda, haharapin mo ang dapat mabuti at di mo tatalikdan dahil lamang sa iyong gusto at nasa. Masdan nyo ang kaganapan kay Jose. Kay daming paghihirap, ngunit dinagalit sa kapatid. Sapagkat totoo ang pag-ibig. Ipinahamak na, napahamak na, hindi pa rin nakaligta ang buhay na pag-ibig. Nakatubos pa rin sa kapatid ang pag-ibig. Sapagkat pamamaraan ng ama upang makarating sa paraon at doon ay maging marapat siya ang gamitin sa kanila. Kaya't kinaligtaan niya ang lahat ng dus at hirap niyang pinagdaanan dahil sa pag-ibig. Si Moises na idinatal at binahagi ng ama, bakit pinahirapan mo ng mga Israelita? Yamang sila'y inaklas para sila'y bulubigaya at iniwan mo na panandalian ng anak niyang pinagtaguyod sa kanila upang masdan kung sila'y magtitiwala pa. Tao, sapagkat wala kayong pang-abot at pang-tarok, di nyo mawawawa ng aking wika sa harap. Ngunit kung tunay kayong sa espiritu ng ama ko at ama ninyong maliwanag ang tinanggap, mawawawaan nyo itong lahat. Minasdan kung sila'y tutupad. Nagutom muna sila. Pinahirapan sa pagkain. Nawala muna ang lahat. At nang si Moises ay umakyat sa bundok ng Sinai, hindi pagdakay pinabalik. Upang doon ay sabihin, ngunit nasaan ang pangako? Winikang maliwanag. Mabuti pang di na kami umalis. At di nyo kami nalis sa Ehipto. Doon kumakain kaming masarap kahit kami nahihirapan. Doon na nagsimula ang paratang at bintang. Sa pangakong wala pang dumaratal. Sa pangakong di pa'y binibigay. Sa pangakong di pa pinatupad. Sapagkat ginawang sinungaling itong si Moises. Tinurang maliwanag. Nasaan ang pangako? Galit na galit ang pinangakuan. Galit na galit ang mga pinangakuan. Ganyan ang tao. Nagagalit sa kapwa nila. Kahit nabatid na walang ginawa, mabuti at maganda, mga kapwa'y pakinabang ay nakikinabang pawa. Ganyan ang tao. Walang katwiran kundi sila. Walang katwiran kapwa nila. Ngunit ang ama, makatwiran at may katwiran kang tapat at totoong anak niya. Kaya't ikaw na anak niyang nagpapakatotot, nagpapakatapat, lumaban ka anak. Itong habilin at wika, huwag kayong patatangay na pagda kay galit at magagalit kung nais niyong maabot ang matwid at kung nais niyong makahulagpos sa pangako ng ama ay makatanggap na maliwanag. Panahon ng Kristo. Kain, nakikikain, kung saan dako magtugo,
hinahainan, pinakakain, nakikitulog, binibigyan, kaya't hinamak-hama. Walang pinag-aralan. Yaan ngayon ang mga tapat na lingkod na isinuko ang buhay. Pakakainin, binibigyan, kaya't ang di totoo nang dudusta, hinahamak, hinahatulan silang lahat. Ngunit ang amang may ibig sa kanila na yaon ng maganap, nagpapatuloy siya sa paglingap. Tao, katotohanan ang sakit tinuran, di inyo mababaybay at may uulat ang marapat. Ngunit ngayon kung kayo'y may pagtanto, timbangin yung ganap ang aking niluwal upang mapagbulay-bulay nyo, mayroong lahat na timbang. May kabuluhan, may kapararakan upang sa inyo'y pakinabangan. Nek karameneahanam, nek karameneahanam, nek karameneahanam. Gayunpaman ang ginawa sa Kristo, patuloy pa rin nagpunyagi, nagmiting tupdin ang habilin. Yaon din ang mga tapat na naglilingkod, tagaktak man ang pawis sa hirap nilang pagtupad, ngunit di nararamdaman ang kanilang katawan. Nahihirapan man sa kanilang mga ginagawa, sa kapwa nila'y nagpapasakit pawa sa kanila na nagpapakatapat. Subalit di natigatig, di nawala ang paniniwala at di nawala ng pag-asa pawa, sapagkat alam nila di sila tutupad at di gaganap kundi mula sa amang habilin at atas. Kaya't iba ang totoong gumanap, iba ang totoong hinabilin, iba kaysa sa hindi naman atas na nagkukunwaring atas at pagkatapos atas-atasan, kaya't di makatanggap at makaunawa. Tao, kung nagagamot-gamutan ang tao sa natutunan din niya sa kapwa-tao, kung nangangaralitot din na isa sa buhay ito, anong wika ng ama? Kaya mong gawin yan, ngunit ako'y di mo papapaniwalain. Kapwa mo'y makakapaniwala sa'yo, ngunit ako'y kailan may hindi. Kaya't ang wika niyang maliwanag, halik kayo mga sa akin, pakinggan niyo ako tupdin, at ang aking habilin ay huwag niyong lilimutin. Hirap man ang katawan nyo at dusa man. Di nyo namamalayan, kayo nakakatighaw. Sumay nyong kapayapaan, pag-arian kayo ng tuwiran. Malubos ang sa inyo'y kagalakan o tao, naking mga minamahal, ang may pandinig ay narinig. Sino ngang maniniwala sa taong lampat pandak ang sukat, sa binigkas niya pawat sa inyo'y pinarinig? Kayong may dinig, higan ang dinig, mawawawaan niyo at mararamdaman ang katapatan kung ang buhay na pag-ibig ay inyo man din. Subalit ang mga bulag sa katotohanan, hindi nila makikita ang pawang katotohanan, sapagkat ang hahanapin nila ay maraming bagay, hindi ang salitang nagbibigay buhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Sapagkat sa tao, ang palagay ng mga pinagpapala, pinakikinggan sila pawa, ngunit di nila batid. Matuwa kayong nahahapis ngayon at gutom, sapagkat daratal sa inyong kabusugan at katuwaan. Ngunit manimdim kayong mga humahalakhak ngayon na ang ginagawa niyo'y pawang kamalian, sapagkat daratal sa inyong di nyo namamalayan ang pagsingil ng amang mahal, pagpalain ang mga matwid, sumagana ang mga tapat. Nekaramenehanam, nekaramenehanam, nekaramenehanam. Sumagana kayo sa pang-unawa, sumagana kayo sa galak, sumagana kayo sa tuwa, sumagana kayo sa inyong kapanatagang buhay. Sa hindi nyo namamalayan, araw at gabing inyong kailangan na idaratal man din yaan
sa kaparaanang mainam na di na kailangan kayo'y magkasala pang bilang nilalang. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Espiritu ng katotohanan, banal ang taglay, tuturuan ka sa mabuti, itatawid kang mainam. Mamaya na kayo makinig sa tunay na pagbasa dahil may misa. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo'y naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Kung isa kayong alahera at di pa marunong sumuri ng ginto at wala kayong timbangan at panguri, kapag sinabi ng kapwa nyo, gintong puro yan at binili mo naman, bandang uli pala'y kalahati lang ang ginto, sinong lugi? Subalit kung bihasa kang tumitig at tumanaw at alam mo rin ang timbang at alam mo rin kung paano ang kulay ng tunay na ginto, hindi ka malilin lang. Yan ang espiritu ng Ama. Di kayang lanlangin ng kahit na sino pa. Kilala't batid niya ang tunay na sa kanya. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Alika, alika, alika. Oh, yung mabait yun eh. Alika. Alika, hindi makadampute. Alika, alika, alika. Alika. Oh, ikaw, oh. Yan. Oh, ikaw, ikaw. Eh. Oh. Oh. Ay, meron ka na. Oh. Ay, yung pinakamabait, unahin ko. Eh. Oh, nanununtok ka eh. Ayan, oh, huwag kang manununtok ha.
Katapang mo, linalabanan mo yung matatanda. Sige. Ha? Ayan. Ayan. Gusto mo pa? Halika. Ayan. Gusto mo pa? Ito. Ayan. Yun. Huwag kang mga away, ha? Ikaw. Gusto mo pa? Ikaw. Ayan. Ayan. Sabi ko na eh. Agaw ka uli eh. Sige. Sige. Halika din eh. Halika. Halika din eh. Ayan. Ika ba? Ito. Sige. Tingnan mo yung isa. Nakakuha na, sumawa na, umalis na. Ikaw, wala kang sawa. Diba? Mayroong magandang mangyayari. Paprice. Dati, unang buhay, paprice lang, masaya na yung bata. Ngayon, may paprice na yung original. Sabi pa, bayan. No? Sinanay ang bibig nang mawala ng pera. Sabi, nasaan eh kayo dati mong pinakakain sa akin? Wala nga anak, wala akong pambili. Nagngangawa, nagalit, ba't hindi mo ako bili? Sino may kasalanan? Ikaw, sinanay mo, sana pinakain mo rin ng pampahirap, ng para sa mahirap, pinakain mo ng para sa masarap. Pinakakain mo puro sarap, biglang naghirap, wala kang mapakain sarap. Ang pinalasap sa'yo ay paet. Buhay bang ama? Alam kong may. Kaya minsan-minsan pakainin mo ng pagkain mahirap. Huwag laging sarap. Sapagkat di mo alam ang buhay mo, baka naghirap ka. No? At ikaw naman, mas mabuti pa yung mahirap siya ng simula pag yumaman siya tuwan-tuwa. Ano? Tama ba? Kaya pabayaan mong magugas ng pinggan kahit marami kang katulong. Pagka nakapag-asawa siya ng mahirap, hindi siya marunong maghugas ng pinggan. Nung nakapag-asawa siya ng mahirap, sabi nung biyanan, walang hiya pala yung biyanan. Maghugas ka ng pinggan, di naman inalam, hindi siya marunong maghugas ng pinggan. Tinuktokan. Naghiwalay, umuwi na sa magulang. Ayoko na eka, masama ugali ng magulang ng asawa ko. Sino ba pakikisamahan mo, asawa o biyanan? Yung asawa ko eka, pakilamayro naman ang biyanan ko. Kung ganun eka ang pakialamere, di bumukod kayo. Ayaw niya nga umalis kasi nag-iisang anak daw. Sana sinanay mo makitungo anak mo at tinuruan mo. Magugas ng pinggan. Pinalaki mo sa layaw nung makapag-asawa. Ayun, di marunong magugas ng pinggan dahil sa tuktok ng biyanan, naghiwalay. Yan ang sinasabi ng ama, turuan. Huwag palayawin, turuan. Kahit mayaman, dahil di mo alam ang buhay ng kinabukasan, kahit gaano ka man, kasing yaman mo, wala kang kapantay. Buhay ba nga ma? Kaya lamang, matatarek. Sabi ng iba, kaya naman eka. May kakayahan naman eka. Pabayaan mo eka. Paano nga kung nawalan ng kakayahan? Di pabayaan mo rin. Hindi po ako nagbibiro. Maraming nagaganap na ganyan. Totoong totoo. Libutin niyo buong mundo, maraming nagaganap na ganyan. Kaya mas mainam pa, nagsimula ka sa payak, ikay umunlad. Kesa nagsimula ka sa maganda, pagkatapos kay bumagsak. Wala kang kaalaman, wala kang karunungan, ikay nalupad. Yun pala, ikay humandusay sa hirap. Sabi mo, nung ikay may pera, yun ba eka, nawalan ka ng pera. Palimos nga po. Sabi rin sa'yo, wala pera, nakaranas ka. Sabi ng ama, huwag kang matigas ang ulo, huwag kang sutil na anak ko, dahil di mo alam ang bukas mo, kaya't magtibay ka sa akin, ako'y kilalanin, magpakababa ka, ikay aking, hindi pa ba bayaan. Buhay bang ama! Aral na mainam, inyong pagbulayan, mainam ang hirap ang pinagmulan, kaysa sa yaman na walang kahirap-hirap, nang maghirap, lupad na lupad, bagsak! Sa hirap, dinindam ang kahirapan, walang kalaban-laban, namatay sa walang laban, sapagkat di tinuruan ng magulang. Alam kong may magagawa ang ama, kaya nga't inyong pagnilayan, si Noe nagsimula sa mahirap, si Abraham nagsimula sa hirap, si Moises
lumaki man sa mainam na di niya tunay na magulang. Subalit, dahil ang magulang niya ay marunong mawa at marunong mahabag, namana niya ang kabag-habag na kalalagayan na yaon ay pag-ibig ang tinanggap. Kaya't nakita niya ang paghirap ng mga Israelitang kababayan, ang wika niya ay iyahandog ang sarili. Yan ang patotoo. Kapag nagawa mong yalay ang sarili mo at may bukal na puso ka, Ama sa'yo ang gaganti. Alam kong may magagawa ang Ama. May mga taong ayaw nilang ipakita ang kanilang paghihirap. Pilit na pinakikita ang magandang pangunlad. Kaya sila'y hirap na hirap ang loob. Ngunit kapag tinanggap mo kung anong kalagayan mo't iyan ang kalagayan mo't di ka dapat mahiya kung wala kang ginagawang masama, ang Ama ang sayo'y magpapalaya. Alam kong may magagawa. Eh, ba't teka ganong magsalita? E di suruin niyo itupawa kung nagmula sa diwa na't kathang isip lamang ng tao sa lupa. At kapag napagtanto niyo ito'y pawang katotohanan, magnilay kayo't magbulay. Huwag kayong mapanghamak ng kapwa. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y may nakalaan. Lagi niyong tatandaan ang nakaraan ninyo. At kasalukuyan at sa haharapin pang buhay, alam ng Ama lahat ang magaganap at naganap. Kaya't kung alam niya na ikay may sala, magpakababa ka sa kanya. Kung alam niyang matwid ka, patuloy na maging matwid sa pananaw niya. Kung alam niyang ikay matigas ang loob, magbalik loob. At kung alam niyang ikay matigas at di nagbabalik loob, may hangganan ang lahat. Buhay ba ang Diyos? Pagpalain kayo sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Taglayin ninyong pagpapalang mula sa espiritual na pamumuhay, espiritong banal na inyong taglayin upang turuan kayo't iulat sa tama't tumpak. Sa gayon, mapapatotohan ng Diyos Ama'y pag-ibig, Diyos Ama'y buhay, at kailan may di nagpapabaya kaninuman, lahat ng madla kanyang minamahal, lahat ng madla kanyang nililingap. Lingapin din siya sa puso nyo at tanggapin nyo ng buong buo ito. Espiritu Santo, pagharian kayo. Pagpalain kayo. Tayo na, mga mahal. May misa po mamaya, kaya kayo po ay kakain, papahinga, babalik. Yung gusto, yung ayaw, umuwi na po.